Hello, so good day guys. So yung template natin for today is inventory management. So dide-demo ko to. First of all, mag-a-add tayo ng inventory. So need natin i-click yung new inventory. Halimbawa, magbebenta ka ng silka papaya soap. Silka papaya soap. Pwede nyo rin lagyan ng ano ng bawa magbibenta kayo ng ano ng Lucky Me flavor, lagyan nyo ng beef, chicken, ganun. So continue tayo sa unit of measure piece, tapos yung selling price niya, kung magkano yung benta nyo, halimbawa 25 pesos yung quantity na quantity, kung ilan kung magkano quantity para mag-reorder kayo. Halimbawa 5 quantity para mag-reorder ka ulit. So dito naman sa beginning inventory, if may natira kayong inventory or wala, pwede rin zero. Halimbawa, lagyan natin ng 20 pieces na inventory, then add dyan sa close natin. So beginning natin is 20, reorder is 5, current price is 25 pesos. So pag nagbenta na tayo, need natin i-click yung stock out. So dito meron na tayong vendor. If wala pa to, click natin dito. Bawa RJD, add. Yan, RJD or halimbawa cash na lang. And then halimbawa nagbenta ka ng 5 na piraso ng silka, add natin yan. And then pag save natin, nalabas yung payment. Halimbawa 10 pesos lang yung binayad niya, hindi pwede kasi less than yung payment niya. Halimbawa 50, may change siyang ano 25. So sa sales naman, dito natin makikita yan, close na siya kasi nga may payment siya na 50. Magkamali lang to, change pala to. So close natin. Ayan. Dito naman pag add tayo ulit ng inventory. So ba, Lucky Me beef piece, 15 pesos, reorder 5, quantity mo 30, add close. So stock out, nakabenta ka, select customer, nakabenta ka ng 8, so add and save by 120. Yan, sales record mo dito yan. Close. Then ngayon, meron ka ng stock out for that day. Halimbawa, March 2 ngayon. Yung beginning mo is 15 tsaka 22. Yan. Yan, 15 tsaka 22. So, ganun lang. Sa pag-stock in naman, wala kang supplier, add supplier ka, mahambawa sa Pure Gold ka namimili, Pure Gold, tapos need ang address, diba? Add natin, need ang address, so in the Philippines. So add vendor, close, Pure Gold. So wala kang item code kasi nga need mo pa ng inventory tagging. So halimbawa Pure Gold,
Tapos, yung price ni Pure Gold, kung magkano ibenta ni Pure Gold, bawa sa soap, 15 pesos. Tapos, sa beef, Lucky Me Beef, ano din, 10 pesos yung benta ni Pure Gold. Yung bili mo sa Pure Gold, click mo, update, close, at so, sa stock in, si Pure Gold, may dalawang inventory. So, diba, add ulit tayo. Si, ano, Lucky Me Chicken Piece, 15 pesos din, 5, tapos 15, add, close. So, may beginning 15 ka. So, sa inventory tagging, close muna natin. Add tayo ng vendor, halimbawa sa, hindi pala ito. Kasi, continue tayo sa Pure Gold. Halimbawa, si, bumili ka ng item kay Pure Gold na 10, tagsi 10, add, tagsi 10, Lucky Me Beef, so 10, 15, save, so, close, yan, may tagsi 10 ka ng stock in. So, halimbawa, 2. Yan. Ito yung, ito pala yung beginning inventory mo. 25, 32, 15. Ayan. So, yan lang. Thank you.